Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Sa pagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Ninyo, tayo inaanyahan na alamin ang misteryo ng kapanganakan ng pagiging sanggol ni Jesus. Sa Ebanghelyo ating narinig si Jesus na nagsabing dapat tayong maging katulad ng isang bata kung nais natin makapasok sa kanyang kaharian. Ito ay nangahulugan ng pagkakaroon ng isang kalooban bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos nang walang pasubali at pag-iimpot. Gayun din ang paglilingkod mula sa Panginoon alam-alam sa ating kapwa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalinlangan ng Diyos kaya dumulog tayo sa mawain Panginoong nagpapatawag ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapagagaya ang mga makasalanay magsisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukulog ka sa kanan Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
manaming makapangyarihan, ang iyong anak ng Diyos na ito at naging sanggol nung siya ay naging tao na magtotoo. Maging amin namang pagtas, banata ang pagsunod sa kanyang papakumbabahan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa amang katayuan. Upang kayo mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot sa dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga tao na hati ng nasangsang na kayamanan. Nilupit mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupit sa hukbo ng bagyan. Binali mo ang pangahambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapang naman ng dirigma, ang lahat ng kasutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat pinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Ang pinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. Upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangako sa Israel.
kahit saan namamadas, tagumpay ng naglilita. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wakas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sa pinagkaluban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. At sa ating pakipag-isang ito, hiniram na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Puruin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Diyos at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkaluban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatian inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumaya po ang lahat. Upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung lumapit ni Jesus sa mga alagad ng tanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at umulad sa mga bata, hinding-hindi kayo magbibilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng bata nito, ay isang pinakadakila sa mga pinag-aharian ng Diyos. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Maligayang kapistahan po ano, ng Santo Niño. So, Biba, Señor Santo Niño, na siyang pinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito. Isang pagdiriwang na tipikal lamang sa mga Pilipino. Bagaman po mayroon din tinatawag na Holy Child of Prague. Ang ikatlong linggo ng January ay itinilaga para po sa mga Pilipinong Katoliko. So bahagi po ng ating pagtugon na makita natin yung kagandahan ng pagdiriwang na ito. Una, ang kahalagahan ito sa kasaysayan nating mga Pilipinong Katoliko. So alam natin po na 496 years ago ay ito yung mga pangyayari na naging umukit sa kasaysayan natin bilang mga mananampalatayang mga Pilipino. Sapagkat noong March 31, 1521, ay ito yung unang misa na ginawa sa ating bansa. At ito rin po ay sa pamumunot ni Father Pedro Villamil na nagpasimula ng ating pananampalataya dito sa Pilipinas. At kaakibat mo nito ay ang pagbibinyag ni Haring Humabon na naitanong tinawag na Carlos at ng kanyang asawa na si Juana, na dahil dito ay binigyan ng imahin ng batang si Jesus, si Juana ni Magellan bilang simbolo ng pakipagkaibigan at ng pananampalataya. So yung unang image na tinanggap natin ay ang imahin ng batang si Jesus. Ang imahin ng Santo Niño. Bagamat po yung typical na imahin, kung tawagin natin ay yung Santo Niño Disibo.
Ganyan ang image ng Santo Niño. Kung makita ka po natin, alam niyo kapag po ako nagbe-bless ng mga bahay, mas marami po ang image ng Santo Niño kaysa sa image ng cross. So, napakalapit sa atin. Sabagat bahagi na ng ating kasaysayan ang mahal na Santo Niño. Pangalawa, yung pong kahalagahan nito sa larangan ng paglago ng ating pananampalataya. Na makita po natin na ito ay tumutukoy higit sa lahat. Sabi nga natin ay saan? Ay tukoy po sa misteryo na ginamit ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Ang misteryo ng pagkakatawang tao. The mystery of incarnation. Kung sabihin natin ay ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang pagliligtas at ang kanyang pagliligtas ay alin ang maging katulad ng tao. Ang Diyos na naging tao. At dahil ang Diyos ay naging tao, siya ay isinilang ng mahal na Birheng Maria. Lumaki katulad natin nang galing sa pagkabata. Kaya naroon po yung tinatawag natin kahalagahan ng pagnanais ng Diyos na katulad ng paanyaya na ibinigay mo sa atin ay ipinakita niya na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang pamamaraan ay ang pagiging katulad natin at ang pagiging bata. Pangatlo, sabi nga ay naalala ko one time ito nakalipas na linggo na kinig ako ng radyo. Sabi nga ang isang tumawag kay Arin Orieta. Sabi, saan mo ba makikita sa banal na Biblia ang Santo Niño? Sabi ni Elder Orieta, of course, hindi naman siya pari, hindi naman siya nag-aaral ng Biblia. Sabi niya, bago lang sa atin yan, atin lang yan, yung Santo Niño. Ibig sabihin, hindi niya alam na kung anong reference ito sa banal na kasulatan. Pero, yung salita ng Santo Niño, wala talaga kayong makikita sa Biblia. Yung salita mismo, literally, na Santo Niño. Pero kung pagnilayan niyo po yung Biblia, yung biblical foundation nito ay walang iba, kundi yung ebanghelyo na ginamit natin ngayon mula kay San Mateo. Halong sinabi ni Jesus, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Kapag hindi ka maging katulad ng isang bata, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Mabigat yun. Hindi lamang sapat ikaw ay magiging katulad ng bata. Kinakailangan na yun. Hindi lamang sa ikaw ay naging bata. Kinakailangan na yun. To remain like little children. Kinakailangan maging katulad ka hanggang ngayon, kahit na sa iyong pagtanda, na maging katulad ng isang bata. Lalong-lalo na sa kababaan ng kalooban. Ito yung makita po natin na naging bahagi po ng ating kasaysayan, naging bahagi po ng ating pananampalataya, at naging bahagi po ng banal na kasulatan. At ito pong tatlo rito ay nagpapahayag ng hamon. Na sa pamagitan po ng ating kasaysayan ay makita po natin alin anong hamon na ibinibigay na pagiging simple.
Sa kasaysayan natin ay ganun lamang kasimple yung ating kasaysayan bilang mga mananampalatayang Katoliko. Isang paanyaya na ipinahayag ko sa atin ng pagtugon sa panawagan ng Poong Megapat na ipinahakita ang sumampalataya. Wala masyadong seremonyas. Simple yung pagdiriwang ng misa at yung pagtanggap ng sakramento ng binyag. Sana po, sabi na natin ay let us go back to the basic. Ang panyaya ng Poong Megapat rin, simpleng pamumuhay. Alam mo ngayon, panahon na ito, ang sabi nga, kung anong status, anong sinasabi niya, it's complicated.